Mommies! Welcome to another vlog. So, for today's video, i-share ko naman sa inyo ang pang 8 to 21 days na pagkain ni Cassie or yung second and third week na pagkain niya. Mag-vlog sana ako ng second week na pagkain niya, kaya lang hindi ko siya nagawa kasi super busy. Kaya pagsasambayin ko na lang yung second and third week na pagkain niya. So, by the way, tulog ulit siya. Ayan, nasa duyan. Ayan, hapon na kasi ngayon, kaya pinatulog ko muna siya. Ayan. Sa mga nagtatanong, itong duyan na to, nabili ko lang siya dito sa may palengke sa amin. So, sa mga gustong bumili, try nyo akong maghanap din sa palengke nyo. Ayan. So, 6 months na si Cassie, pero nagagamit pa rin namin itong duyan niya. Ayan. So, thank God at siya'y nakatulog para makapag-vlog naman ako, no? So, okay. Itong pang 8th day na pagkain ni Cassie, ang kinain niya is apple plus breast milk. So, umaga ko lang siya napakain nun kasi nung hapon, natutulog siya. Mga ganitong oras, mga last stress as 4, eh dapat yun yung time na kakain dapat siya. Kaya hindi ko na siya napapakain. So, okay lang naman kung isang beses minsan kumain si Cassie dahil 6 months pa lang naman siya. So, nagsisimula pa lang siya kumain. So, it's okay kung isang beses lang. Okay, so nung pang 9 na araw na pagkain niya, ito bagong pagkain na siya, kalabasa and breast milk. So, na-steam ko na siya nung kinagabihan para kinabukasan nga, imamash ko na lang siya. So, hindi ako gumagamit ng blender. Nagmamash lang po ako para hindi totally puree yung style ng pagkain niya. And para masanay na rin siyang umunguya. So, nung July 9, yan, so 11 AM, pang 10 araw na niya, pang 16 na kain na niya, yan, so kalabasa and breast milk pa rin nung umaga. So, isang beses ko lang din siya napakain nun dahil umalis kami nung July 9. Ayan, so nasa office kami nun sa May Quezon City. Ayan, kaya hindi ko siya napakain nung hapon. So, nung July 10, pang 11 na araw na napagkain niya, pang 17 na pagkain niya. Ayan, so 6 months and 7 days siya nun, kalabasa and breast milk pa rin ng alas 6 ng umaga. So, ako nagpapakain ako kasi between 9 to 10 AM, tapos susundan ng mga 3, 4 or 5 PM na. So, depende kung anong oras ko siya napapakain nung umaga. Okay, so, nung pang 12th day niya, 18 feeding, kalabasa and breast milk pa rin ng 10:15 AM. Ayan. So, pang 13th day, 19th feeding, bago na to, carrots and breast milk pa rin. Ay, carrots and breast milk na. So, in-steam ko ulit yung carrots gabi bago siya kumain ng kinabukasan. So, napakain ko siya ng 10:20 AM. So, dapat, ang ginagawa ko kasi, fruits, vegetables. Dapat, ano kasi pruta sana, pero medyo gabi na nun, and hindi ko na malayan na kailangan na pala ng bagong pagkain kasi at bus na yung kalabasa. So, meron kaming carrots sa ref. So, yun na lang yung ginawa kong pagkain niya kinabukasan. Ayan. So, nung July 12, pang 14 na kain na niya. Ayan. So, 4:20 PM to. Ayan. So, carrots and breast milk pa rin nung hapon. So, nung pang 14th day na, pang 2 linggo na ng pagkain niya, yun, carrots and breast milk pa rin. So, itong carrots na to, hindi, medyo mahirap siya i-mash kapag medyo matigas pa. So, make sure na pag mag-i-steam kayo, kailangan yung sobrang lambot na mag-testing kayo ng isang piraso, tapos durugin nyo ng tinidor. Kapag ka talagang sobrang lambot na niya, yun yung time na pwede mo nang i-stop yung pag-steam. So, nung pang 15th day na, ayan, so July 14 ito, 10:35 AM, bagong pagkain na ulit to, ayan, kamote na yung pinakain ko sa kanya, tapos nilagyan ko lang siya ng breast milk. So, in-steam ko rin to gabi bago siya kumain. Next naman, nung hapon naman, ayan, pang 15th day pa rin, hapon, 4:30 PM, kamote and breast milk pa rin. So, next naman, pang 16th day, ayan, kamote plus breast milk pa rin ng 9:30 AM. Tapos, nung pang 17th day, nung ano kasi, nung hapon, hindi ko siya napakain nun dahil umalis din kami. Tapos, nung July 16, pang 17 araw na ng pagkain niya, kamote and breast milk pa rin. Ayan. So, yung kamote na yun, sobrang ganda ng pagkain niya ng kamote kasi everyday siya dumudumi. So, napansin ko yun. Kasi yung ibang pagkain niya, minsan 2 days pa bago siya mag-poop. Pero itong kumain siya ng kamote, halos everyday siya tumatay. And medyo madami-dami. Kaya kung medyo constipated yung baby nyo, try niyo pakainin siya ng kamote. So, good siya para sa mga constipated na baby.
Okay, so nung pang 17th day na, nung kinahaponan no, naubos na kasi yung kamote. Kaya ang ginawa ko, pinakain ko sa kanya is saging na. Ayan. So mga 4:15 AM 'yon, 6 months and 13 days na siya. Kinabukasan, banana pa rin. Ayan. So kinabukasan ulit banana, so tatlong araw niyang kinain yung banana. Nung July 19 naman, pang 20 araw na ng pagkain niya, 31st feeding, and so 6 months and 16 days old na siya noon, bagong pagkain ulit, mashed sayote naman yung pinakain ko sa kanya. So inisting ko ulit yun nung kinagabihan, parang imamash ko na lang sa kanabukasan. So itong sayote, sobrang ganda nito dahil makatas siya. So, mas madaling nakain ni Cassie yun. Actually, gustong-gusto niya talaga yung sayote. Noong unang kain niya noon, naubos niya talaga yung pinrepare ko sa kanya. Yan. Yung ibang pagkain kasi, lalo na pagka bagong pagkain sa kanya, hindi niya naubos. Pero itong sayote, ito yung first na pagkain niya na totally naubos niya talaga ng unang pagkain pa lang. So, nung hapon na yun, sayote pa rin yung pinakain ko sa kanya, mga alas 5 ng hapon na. Tapos, nung 21st day, ito na yung 21st day na pagkain niya, yan, sayote pa rin ng 10 a.m. pang 33rd feeding na niya. Tapos, nung hapon, hindi ko na siya napakain noon dahil umalis din kami. So, every time na aalis kami, hindi ko na siya napapakain nung hapon kasi medyo mahirap naman magdala ng pagkain lalo na kung wala kang yung bag na pwede mong lagyan ng yelo. And yun nga, okay lang naman na hindi dalawang beses kumain ng baby. Okay lang na isang beses dahil nagsisimula pa lang sila, 6 months pa lang naman. Pero ang nirecommend ng pedia nga is twice a day, so at least 2 teaspoon ng food. Okay, so si Cassie, ang pinakamagandang napakain ko sa kanya is yung kamote nga. Kasi si Cassie ay hindi everyday talaga nagpupo. So, nung kumain siya ng kamote, yun, everyday siyang nagpupo. Minsan, twice. Nung second day ata, twice a day pa siyang nagpupo nun. Tapos, yung poop niya is medyo malapot na. Tapos, medyo mabaho na. Hindi kagaya nung breast milk pa lang yung tinitake niya. Pero, ang main food ni Cassie pa rin is breast milk pa rin. So, every 2 hours, nagfe-feed pa rin siya. Every 3 hours, every 2 to 3 hours, dumedede pa rin siya sa akin. So, direct latch po kami. Ayan. Kaya hindi ako nag-worry kung isang beses ko lang siya napapakain ng solid food. Ayan. Pagdating naman sa water, ang nabasa ko, kailan ko lang siya nabasa na maximum 2 ounces for 24 hours lang. Sabihin, 2 ounces lang yung pwedeng inumin ng baby mo sa isang buong araw or sa isang 24 hours. Hindi dapat lalagpas doon kasi naninibago pa lang sila sa tubig. And at the same time, kung nag-feed nga ang baby mo sa'yo, nag-breast milk or nag-breastfeed ka, mas okay pa rin talaga ang breast milk. So, kahit konti lang yung water. And napansin ko rin naman kay Cassie, hindi rin naman siya matubig. Pinapainom ko lang siya para kasi, alam mo yun, itulak niya yung kinain niya. Tapos si Cassie, nasasanay rin siya ngumuya-nguya. Ayan. So, mas maganda talaga yung mash lang yung ginagawa mo sa baby mo para masanay silang ngumuya na. Kasi pag puree, parang pagsubo mo, lunok agad. Yun yung parang sobrang liquid na. So, ganun yung mga nababasa ko. Pwede kayong sumali dun sa mga Facebook group na sinalihan ko na Healthy Baby Food Ideas. Hindi ko sure kung anong totally pangalan nun. Ilalagay ko sa description box. Sali kayo dun sa group na yon. Andun yung mga mommies na nagpapakain na ng solid. Makakakuha kayo ng idea dun kung ano-ano nga ba yung pwede nyong ipakain sa baby nyo. So, dun ako nakakuha ng idea kung ano yung pwede ipakain kay Cassie. Ayan. So, that's it for this vlog. Sana nakatulong ako sa mga nani na nagpapakain or hindi pa nagpapakain pero gustong magkaroon ng ideas kung ano yung pwedeng papakain sa baby nyo. Ayan, follow me on Instagram at Rachel and DJ. Meron akong story highlights doon kung ano yung mga pagkain ni Cassie. So everyday nagpipicture ako sa kanya kung ano yung pinapakain ko sa kanya. And then doon kayo pwede nyo gayahin yung mga kinakain ni Cassie para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung gusto nyo ipakain sa baby nyo. Ayan. So follow me on Instagram at Rachel and DJ. Follow nyo na rin si Cassie at Cassie Isabel. Ayan, diba? So meron na siyang IG para paglaki niya nakikita niya kung ano yung itsura niya nung baby pa siya. Okay? So that's it for today's vlog. Thank you so much for watching. Sana katulong ko sa mga miss katulad nyo na nanonood.
Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, to our YouTube channel. So, nagsishare ako dito ng aking motherhood journey together with my baby Cassie, who is sleeping right now. Ayan. So, thank you so much for watching. Bye!